talking history of question documents, no? So the history of question document all started when Alfred Dreyfus, a military officer, convicted of a treason because he was wrongly accused of selling military secrets to the Germans in 1994, no? Kasi during this time, no, yung German at saka yung French, they are at war, no? So napagbintangan nila ito si Alfred Dreyfus na nagbebenta siya ng information sa German country, okay? So paano nila napatunayan no, no? Kasi meron sila nakuhang manifesto, no? Yung manifesto na yon, in-examine ito ni Alphonse Bertillon. Si Alphonse Bertillon ay isang kilalang master of photography, no? Siya ay eksperto sa larangan ng photography. So kilala naman natin kung sino si Alphonse Bertillon, no? Siya ang tinatawag na father of anthropometric system o the anthropometric identification system, no? So during this time, no, nung makonvict itong si Alfred Dreyfus, no, wala naman talagang question document examiner. Wala pa tayong tinatawag na forensic document examiner, no? So meaning hindi pa talaga kilala o hindi pa nila alam yung tinatawag na question document examiner, no? So para malaman nila kung yung manifesto na yon ay handwritten talaga ni Alfred Dreyfus, no, ipinatawag nila si Alphonse Bertillon kasi si Alphonse Bertillon siya ang pinuno ng French Identification Service, no? So inakala nila na itong si Bertillon na isang dalubhasa sa larangan ng photography ay may kakayahan, no? May kakayahan na i-compare ang handwriting ng bawat individual, no? So they thought that Bertillon was a qualified person, no, to identify handwritings, no, kasi nga sabi ko during that time wala naman talagang forensic examiner or forensic document examiner, no, hindi pa nila alam ang QD o tinatawag na question document examiner. So therefore they appoint Alphonse Bertillon to compare the handwriting of Alfred Dreyfus, and yun na nga, no. So because of the opinion to the court of Alphonse Bertillon, Dreyfus was convicted of a crime of treason. Nakulong siya, no, dahil nag-testify sa kanya si Alphonse Bertillon, no. Si Alphonse Bertillon ang siyang nag-examine ng handwriting ni Dreyfus doon sa tinatawag na manifesto. Yung manifesto na yun, that is the evidence of selling the secrets of French to the German country of Alfred Dreyfus, okay? So hindi nagtagal itong si Dreyfus, no, later, no, Dreyfus was acquitted for a crime of treason because there are other evidences supports that Dreyfus were innocent, no, siya ay inosente, no? And syempre due to the fact that Bertillon made a mistake on his opinion on the comparison of handwriting, no? So na-acquit itong si Dreyfus kasi may mga ibang ebidensya nagsasabi na siya ay inosente. At syempre itong si Bertillon, nagkaroon siya ng pagkakamali doon sa diagnosis na ginawa niya laban kay Dreyfus kasi hindi naman talaga siya ano eh, QD examiner, no? Photography master siya sa larangan ng photography. Master siya ron, okay? Eksperto siya, pero yung sa question document examination, hindi niya porte yun. Okay, so inakala lang nila na itong si Bertillon na isang master of photography at pinuno ng French identification system ay kayang i-identify o i-compare ang handwriting ng bawat individual, no? So kasi nga siya yung head ng identification. So they thought that Bertillon was capable of identifying individual handwriting, so that's why pinatawag nila si Alphonse Bertillon sa kaso ni Alfred Dreyfus, no? Then later on they realized that a photography master such as Bertillon is not a person qualified to give opinion on the matter of handwriting comparison. So doon nila napagtanto, doon nila napag-alaman na ang isa palang tinatawag nating eksperto sa larangan ng photography at identification ay walang kakayahan, no, to compare a handwriting of an individual, no? So yung kanilang opinion is
questionable. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong doubt dun sa kanilang opinion. Kasi they are not the person qualified. No? So, they may be qualified in the photography industry, pero pagdating sa question document examination, that is totally foreign for them. But, bago sa kanila to, kasi wala pa namang tinatawag na forensic document examiner during the time of Dreyfus and Bertillon. Okay? So, anong nangyari ganito, no? So, sometime in 1870, no? So, the first attempt were made to discover forged writing using a photography system. Okay? So, ginagamit din naman nila ang photography to examine handwriting, no? Sa, yun nga lang, no? Yung mga photographer nung araw, they are not question document examiner expert. So, ginagamit lang nila ang photography for comparison purposes, no? Then, one of the major cases na ginamit ang photography involving question document examination was the case of Sylvia Ann Howard, okay? So, way back in 1970s, no? And, during the during the time in 1913, no? So, ang United States of America, yung kanilang Department of Treasury, no? So, nagkaroon sila ng ano, ng service for examination of question document, no? So, it was began in 1913, no? So, ginamit nila to sa Department of Treasury. So, basically, ginagamit nila to sa mga bouncing check, no? Ginagamit nila yan sa mga pag-determine ng mga peking pirma sa cheque, sa mga important documents dun sa bangko, no? So dun nila ginamit yung ano question document service, no? It was headed by Bert C. Farrar, no? The regarded as the first examiner of question document in the federal, okay? So ginamit yan dun sa Department of Treasury, okay? So dun sila una nagkaroon ng question document examination kasi nga 'di ba pag bangko maraming mga documents diyan eh. Maraming mga papeles na kailangan i-examine yung authenticity, yung originality, 'di ba? So dun sila nagkaroon ng tinatawag na question document services, okay? And later, no, by 1960 itong si Albert Osborne, no? So take note, no, itong si Albert Osborne, siya ang pioneer of question document, okay? So gumawa siya ng libro kasama niya si Dean Wigmore, no? They came from a Northwestern University law school, no? At ang sabi sa libro nito ni Albert Osborne, no? Yung daw mga individual o yung mga tao na masasabi nating eksperto sa handwriting comparison, eh itong mga sumusunod na profession, no? Yung nauna yung mga guro, yung mga teachers of early handwriting, di ba? Sa mga bata, yung mga nagtuturo magsulat sa mga bata, no? Okay? Ito yung mga lithographers, engravers, and clerk of court, okay? Yan daw apat na profession na yan. Sila daw yung pinakamalapit, no? Na pwedeng maging eksperto sa larangan ng handwriting comparison. Kasi sila yung mga nakaka-experience na araw-araw nakakita sa larang iba't ibang handwriting, iba't ibang sulat, di ba? So, sila mismo nagsusulat sila, di ba? So, sila yung mga tao na exposed talaga, no? Exposed talaga dun sa, no, they are engaged in a profession na kung saan nakaka-encounter sila ng maraming uri ng sulat, okay? So, kung mapapansin natin, wala yung photographer, no? Which is Alphonse Bertillon. So, wala sa kategorya yung photographer. So, therefore, isang photographer, no, they may be expert in photography, but they are not a qualified person to give their opinion regarding the handwriting of a person, no? So, according to the book published by Albert Osborne, ito lang yung mga tao na maaring maging question document examiner sapagkat sila yung mga tao na araw-araw talaga trabaho nila, no? Na araw-araw nila sa trabaho nila naka-encounter sila ng iba't ibang uri ng sulat, di ba? So, they are experts, no, pagdating sa mga handwriting, okay? So during 1960, no, so regarded itong si Albert Osborne as the pioneer of question document, okay? Then in 1950s, no, they established the Scientific Police Laboratory, okay? So when the crime laboratory were established, no, in the Northwestern University Law School, question document examination began practicing
by the law enforcement personnel. Okay? So, dito nagsimula na yung mga taga-law enforcement, yung mga merong interest, no, yung mga nahihilig sa question document examination, pinapractice na nila ito. No, simula nang itinayo itong Scientific Police Laboratory. No? So, yung mga nagpa-practice ng document examination is mostly ay galing sa hanay ng law enforcement. Yung mga interesadong matuto. Diba, karamihan sa kanila ay galing sa law enforcement. Okay? So, nagpa-practice sila ng question document examination. Okay? And during the World War II, no? So, itong panahon na ito, during the World War II, no, question documents were formally had a training. And many of the practitioners were from the intelligence agency. So, nagkaroon na ng formal training para doon sa mga gustong matuto ng question document examination. At marami sa mga participants dito is coming from the intelligence agency. Okay, so marami sa kanila nang galing mula sa intelligence agency. You know, kasi nga, diba, pagdating sa intelligence work, no, your identification of spurious document is very useful sa kanila yan. No? Kaya marami sa kanila ay mula sa intelligence agency. No? And until such time, no, in 1942, the American Society of Document Examiner was founded, no, in 1942. No? So, this organization were established and became the foundation of the question document practitioner worldwide. Okay? So, ito na yung naging foundation ng mga document examiners, no, mga tinatawag nating QD examiner practitioner. Okay, ito yung naging foundation nila para magkaroon ng solid na pundasyon ang question document examination, no. So itong society na to ang nagbigay sa kanila ng foundation, yung American Society of Document Examiner, no. So therefore, yung QD examination, nagkaroon na tayo ng mga expert diyan. Okay? So, way back in 1942 up to this point in time, no, meron na tayong mga tinatawag na question document examiner, no. So dito sa Pilipinas, no, isa sa pinakasikat na question document cases, no, ay yung kaso ni ERAP, di ba? Yung Jose Pidal case, no. So apparently yung Jose Pidal na yon, si ERAP yon, di ba? Iba lang yung pangalan, pero yung pirma dun sa Jose Pidal eh pirma niyon ni Joseph Estrada. Eh, isang tao lang sila, no. Napatunayan 'yun sa kaso niya, no. So 'yun ang pinakasikat na cases dito sa Pilipinas, yung kaso ni ERAP, no, yung Jose Pidal case. Okay? So that's it for the brief history of question document. Okay?